Hello nurses and hello top notchers, welcome back to our YouTube channel at welcome na naman po tayo sa ating bagong talakayan about sa ating communicable diseases. So ang pag-usapan po natin ngayon ay about sa ating leprosy or ketong sa Tagalog, kung saan lumabas lamang po ito sa ating nakaraang board exam. So let's talk about your leprosy. So if we say leprosy nurses, leprosy is also known as your Hansen's disease. So ang pangalan na Hansen ay hinango po ito sa ating founder na si Gerard Hendrik Armour Hansen. So siya po ang nagpatunay na ang causative agent ng ating leprosy ay isang bacteria. So he founded the agent of leprosy. So take note that leprosy is a neglected tropical diseases. So isa po ito sa binibilang ng ating WHO na neglected tropical diseases. Kasamaan po nito ang malaria, ang rabies, filariasis at iba pa. So the disease mainly affects the skin, the peripheral nerves, the eyes, and the mucosa of the upper respiratory tract. So take note, leprosy is an infectious disease that causes severe and disfiguring appearance to a person. Okay? So pag sinabi po nating leprosy, isa po itong chronic infectious disease caused by a mycobacterium, leprae. So take note nyo po yan, ang causative agent po ng ating leprosy ay isang bacteria. At yan po ay isa sa mga tinanong sa ating nakalipas na board exam. So in the Philippines, the leprosy is controlled by our National Leprosy Control Program. So it is your NLCP, a multi-agency effort to control leprosy in the country. So the mission of our NLCP or the National Leprosy Control Program is to end leprosy in the country. So the mission is leprosy free country. So meron po tayong tatlong targets or goals ng ating NLCP. So the National Leprosy Control Program targets the following. Number one, zero transmission of leprosy. Number two, zero disability due to leprosy. And number three, zero stigma and discrimination. Kasi po, kapag po ikaw kasi tinatama ng leprosy, kalakip po nito ang social stigma. So under our National Leprosy Control Program, so we have our three targets. Again, number one, zero transmission of leprosy. Number two, zero disability due to leprosy. And number three, a zero stigma and discrimination about your leprosy infection. Okay? So under this NLCP program, the framework here is the Universal Healthcare Law through the Formula 1 Plus for Health Framework. So pag sinabi po natin Universal Healthcare Law, ito po yung ating tinatawag na kalusugan pangkalahatan. So President Duterte signed a law, Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act into law last February 2019. So ito po ay lumabas din last board exam. So pag meron po kayo nakikita dito sa ating presentation na CBQ, ang ibig pong sabihin nito ay Common Board Question. Ang ibig sabihin niyan, lumalabas po ito sa board exam. So CBQ means Common Board Question. So ibig sabihin niyan, itong Formula 1 Plus for Health ay lumabas na po sa board exam. At itong RA 11223 or the Universal Healthcare Act o yung ating tinatawag na kalusugan pangkalahatan, that is your Common Board Question also. Lumabas lamang po yan nitong nakaraan na board exam. Again, pag tinanong ulit sa inyong board exam kung anong daw yung batas na pinirma ni President Duterte, ito po yung ating RA 11223 or yung tinatawag natin na Universal Healthcare Act or Kalusugan Pangkalahatan. So isa pa sa tinatanong sa board exam ay kung sino daw yung mga key players for the implementation of your UHC. So take note, yung tatlo po, we have your Department of Health, Local Government Unit, and your PhilHealth. So DOH, LGU, and PhilHealth are the key players for the implementation of your Universal Healthcare Law. Okay? So DOH, LGU, or PhilHealth, lumalabas din po yan sa board exam. So for the financial risk protection, it is by your PhilHealth. So tinanong din po yan nung nakaraang board exam. So pag sinabi po nating kalusugan pangkalahatan, UHC means all Filipinos are guaranteed or they are all eligible to receive equitable access to a quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk. Okay, so tandaan niyo po yan. Lahat daw po ng Filipinos ay eligible to receive your UHC. Okay, or the kalusugan pangkalahatan. At lumabas po yan last board exam. So again, so the framework of the National Leprosy Control Program is the Formula 1 Plus for Health. So take note po ha, may plus na po ngayon.
Formula 1 lang kasi dati, pero ngayon, Formula 1 plus for health. Okay? So this framework focuses on service delivery by ensuring accessibility of essential quality health services at all levels. So thereby, preventing the spread of leprosy through the treatment of existing cases and chemoprophylaxis for contact of index cases. So yan po yung ating framework for the National Leprosy Control Program, the Formula 1 Plus for Health. Okay, so let's go back to our topic, which is your leprosy. Again, pag sinabi po natin leprosy nurses and midwives, leprosy is caused by a bacteria. So pag sinabi po natin leprosy, again, leprosy can also be known as your Hansen's disease. So the causative agent of this disease is a bacteria, and the name of the bacteria is the Mycobacterium leprae. So pag sinabi po natin Mycobacterium leprae, it is an acid fast rod-shaped bacillus. Okay? So acid fast rod-shaped bacteria po ito. So the incubation period of your leprosy is around 3 to 5 years with an average of 3 to 5 years with an average of 5 years. So, pwede po siyang tumagal hanggang 20 taon, okay? So, 20 years po ang pinakamatagal na incubation period ng ating leprosy. So, take note po, ha? So, the incubation period of your leprosy is 3 to 5 years or an average of 5 years, but it can take as long as 20 years incubation period, okay? So, hanggang 20 years daw po yung kanyang incubation period. Kaya nga, tinawag natin siyang slow and progressive communicable disease. Okay? So, we have your average of 5 years incubation period. Pag sinasabi po pala nating incubation period, ang ibig pong sabihin nito is, ito po yung period kung kailan incubate po yung ating agent or pumasok po siya. So, it is the time from the moment na nag-enter po yung ating microorganism sa ating katawan hanggang sa development ng kanyang first signs and symptoms of the disease. So, huwag niyong kakalimutan yan. The keyword in your incubation period definition is entry of the microorganism up to the appearance of the first signs and symptoms of the disease. So, ibig sabihin po niyan, it takes so long para makitaan mo po ng sintomas ang taong merong leprosy. So, medyo mahirap po siyang i-determine agad-agad kung ikaw po itinamaan ng leprosy. Okay? Kasi nga, it takes around 3 to 5 years bago makitaan yung tao kung siya ba ay tinamaan ng sakit na ketong. Again, pag tinanong kayo sa board exam kung ilang years daw po ang incubation period ng ating leprosy, the incubation period is around 3 to 5 years or with an average of 5 years. At kapag ang tanong naman is about your reservoir or the natural habitat of your microorganism, ito po naman ay humans po ang sagot natin. So humans remains as the primary reservoir of your leprosy infection. Pero sa America, meron po tayong mga cases reported doon na armadillos po ang pinakaisa sa mga reservoir ng ating leprosy. Okay? Pero the primary reservoir here is your human. Infected human to human transmission. Okay? Again, so we have your leprosy. It is caused by a bacteria. So huwag niyong kakalimutan yan kasi lumabas po yan sa board exam. Basic yung tanong pero minsan nakakalimutan po natin yung mga causative agent ng mga sakit. Again, so leprosy is caused by a bacteria, Mycobacterium leprae. So next, we have also your mode of transmission of your leprosy. So take note, pag kayo po naka-encounter ng tanong sa board exam about your leprosy mode of transmission, the primary mode of transmission of your leprosy is through your respiratory droplets. Okay? So discharges or droplets from the nasal or the throat of your patient or nose and mouth of your infected patient, ito po yung pinaka-primary mode of transmission ng sakit. Okay? So, ito po ay taliwas sa pinaniniwalaan ng karamihan na ang leprosy po ay nakakahawa by means of your prolonged skin-to-skin contact. Okay? So, according to studies po, ang pinaka-primary mode of transmission po ng ating leprosy is your respiratory droplets. So, from your secretions from your nose and your mouth. Kapag yung tao po ay bumabahing, umuubo, or kapag siya po ay nagsasalita. Okay? Or kapag yung tao ay lagi po niyang nakakasalamuha at siya po ay natatalsikan lagi ng kanyang mga laway or mga secretions coming from the nose or mouth of your infected person. Okay? So, prolonged close contact with someone with untreated leprosy over many months. Okay? So, take note po ha.
over many months is needed to catch up the disease. So, hindi po basta-basta nakukuha ang leprosy sa ating skin-to-skin contact lang na panandalian. So, it takes for how many months daw bago ka makakuha ng leprosy. Again, so basta pag ang tanong sa board exam is about the mode of transmission of your leprosy, ang pinaka-safe po nating isasagot dyan is respiratory droplets. Kasi yan po ang sinasabi ng WHO, CDC at DOH as the primary mode of transmission of your leprosy via respiratory droplets. Okay. So next, we have also your leprosy is not transmitted via your casual contact like your shaking hands or hugging, sitting next to each other on bus, sitting together at a meal, or even sexual contact. So, hindi rin po siya nakakahawa by means of your sexual contact. And also, hindi po siya transplacental na naipapasa ng nanay sa kanyang baby. Okay. Again, so leprosy is not transmitted by casual contact, shaking hands or hugging, sitting next to each other on bus, sitting together in a meal, or sexual contact and pregnancy. So, hindi po nakakahawa ang leprosy sa mga ganitong paraan. So, next na pag-uusapan natin ay yung mga diagnostic test for leprosy. So, meron po ako ditong apat na nilagay, yung mga apat na pinaka-common pong ginagamit or ginagawa to diagnose your leprosy or your Hansen's disease. So, number one, we have your skin slit smear. So, SSS ang tawag natin yan, okay? So, we have your skin slit smear or the scraping of the dermis of the skin for the diagnosis of your multibacillary leprosy. So, ito po ay ginagamit para ma-diagnose natin kung ito po ba'y multibacillary or ito ay pausibacillary leprosy. So, dalawa kasi yung klase ng ating leprosy at yan po ay ating mapag-uusapan maya-maya lamang. Okay, so we have your skin slit smear scraping the dermis. Okay, so pinaka-common po na area of your SSS ay sa ating earlobes, elbow at saka sa knee. Yung tatlong area na po yan. Earlobes, elbows, and your knees. So, dyan po kinukuha yung ating sample. Tapos, nilalagay po yan sa ating slide and tinitingnan po yan under your microscope. And number two, we have your skin biopsy. At ito po ay lumabas sa board exam. Kung hindi man po ito skin smear, ito naman po ay skin biopsy. Yan, dalawang yan ang common na lumalabas sa board exam. So, skin biopsy may show typical features depending on the type of leprosy. So, ito po yung pinakadalawang madalas na ginagamit to diagnose your leprosy. Itong number 3 natin, lepromin test, ito po ay isang intradermal test for classification of your type of leprosy. Pero, sa ngayon, hindi na po siya masyadong ginagamit or ginagawa. Kasi ito pong ating lepromin test, it will not confirm leprosy. But it can classify what type of leprosy yung meron sa pasyente. And yung pinaka very specific for detecting agent of leprosy, we have our M-Lepre DNA Polymerase Chain Reaction Test or the PCR, okay? So M-Lepre DNA PCR is the very specific test for the detection of your Mycobacterium leprae agent of your leprosy. So yan na po yung pinaka specific at pinaka accurate. Okay, pinaka-accurate na diagnostic test for the confirmation of your leprosy infection. We have your M-Lepre DNA PCR. Pero tulad nga na sinabi ko, ang paborito pong itanong sa inyong board exam ay si skin smear at saka skin biopsy for the diagnosis of your leprosy. So we have your skin smear or skin biopsy as the common board question. Okay. So then next, after ng ating diagnostic test for your leprosy, we have now your SSS, okay, or the skin smear or skin biopsy. So, skin slit smear is used to confirm the diagnosis of leprosy, especially kapag ito po ay multibacillary leprosy or yung tatawag natin na mga lepromatous type of leprosy. So, skin smears are from the earlobes, elbows, and your knees. Yan po yung mga areas or site of your specimen collection, earlobes, elbows, and knees. So, pag sinabi naman po nating skin biopsy, ito naman po yung mga pag-biopsy or pagkuha ng laman doon sa mga active patches. At ganun din kapag sinabi natin na nerve biopsy. So, nerve biopsy, kumukuha tayo ng sample sa mga thickened nerves of your leprosy. Again, so we have a common board question, the skin smear or the skin biopsy. So, after ng ating diagnostic test for your leprosy, we have now your signs and symptoms or the manifestation of your leprosy.
Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung mga types of leprosy. So we have our two types or main types of leprosy. We have your pauci-bacillary leprosy or the PBL and the multi-bacillary leprosy or the MBL. So ano pong pagkakaiba ng dalawang ito? Pag sinabi po natin pauci-bacillary leprosy, andito po si intermediate type, si tuberculoid at saka si borderline tuberculoid. Pag sinabi naman natin multi-bacillary type, andito po si lepromatous leprosy. Okay? So pag sinabi po natin lepromatous leprosy, ito po yung pinaka most disfiguring type of leprosy. Ito po yung nagmumukhang lion. Okay? So at the late stage of this infection or disease, nagmumukhang lion po yung pasyente. At yan po yung tinatawag natin na lepromatous type of leprosy. The leonin fasci of your leprosy. Again, there are two types of leprosy, the pauci-bacillary and your multi-bacillary. Si intermediate, si tuberculoid at borderline, nasa pauci-bacillary. Si lepromatous, nasa multi-bacillary. From the word itself, pauci and multi. Pag pauci, less than 5 positive SSS. Pag multi, more than 5 positive SSS. Ano ulit yung SSS? Skin slit smear. 5 positive specimen po tayo sa ating multi-bacillary. Hindi pala 5, more than 5. Pwedeng 6 or more po yung ating makukuhang positive result of your SSS. Again, there are your types of leprosy, pauci-bacillary, and the multi-bacillary. So, isa-isain po natin ito. Pag sinabi po natin pauci-bacillary, nandito po yung tuberculoid, intermediate, at saka yung borderline tuberculoid, di ba? Pag sinabi po natin pauci-bacillary leprosy, this is the type of leprosy which is non-infectious, okay? So, non-infectious type of leprosy. So, ibig pong sabihin yan, hindi po lahat ng klase ng ketong ay nakakahawa. Not all types of leprosy are infectious at lumabas po yan sa board exam, okay? So, not all types of leprosy are infectious. Kasi meron tayong tinatawag na pauci-bacillary, a non-infectious type of leprosy. Again, paano po natin klinaklasify na ito po ay pauci-bacillary? Kapag meron ka lamang less than 5 positive SSS, hypopigmented anesthetic skin lesions, or less than 5 positive skin slit smear. Pag sinabi naman po natin multi-bacillary leprosy, andito po yung tinatawag natin na lepromatous leprosy. Yung sinabi ko kanina, the most disfiguring type of leprosy. Pag sinabi po natin lepromatous type in the end stage or late stage of this classification, meron po ditong hypopigmented and hypoanesthetic skin. So, take note po ha, multibacillary is infectious type of leprosy while pauci-bacillary is non-infectious type of leprosy. Again, kailan masasabi naman na ito ay multibacillary? If it shows 6 or more lesions or nodules or plaques or nagkaroon tayo ng 6 or more positive skin slit smear. Pag less than 5, that is pauci-bacillary. Pag more than 5, like 6 or more, that is your multibacillary. Okay? So wag niyong kakalimutan yan. Ganun lang kasimple yung ating pauci-bacillary at multibacillary. Okay? Lepromatous, multibacillary. Intermediate type, pauci-bacillary. So sino mas nakakahawa? Intermediate or pauci-bacillary? Isa lang pala yun. Ano mas nakakahawa? Intermediate or yung ating lepromatous? Siyempre kay lepromatous. Kasi lepromatous is a multibacillary leprosy. Okay? Naintindihan po ba tayo? Kailangan alam natin yung dalawang classification niya or types niya. Kasi nakadepende din po yung multi-drug therapy sa anyang classification. Pag pauci-bacillary, mas maikli lamang po yung course of treatment. Pag multibacillary, mas mahaba-haba yung gamutan niya. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin na next. So, ang next topic natin ay yung mga manifestations or mga signs and symptoms ng leprosy. So, nahati po sa dalawa ang ating manifestations or signs and symptoms. We have your early signs and symptoms and the late signs and symptoms of your leprosy. So, ano po ba yung mga nasa early signs and symptoms of your leprosy? So, in your early stage of your leprosy, we have your early mnemonics for the manifestation of the disease. So, for letter E, we have your enlarged and painful thickened nerves.
So enlarged and painful thickened nerves. Thickened nerves is a common board question. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag tinanong ka sa board exam, ano daw yung hindi po kasama sa late signs and symptoms of leprosy? Ang sagot natin is sure, painful thickened nerves. Okay? Or minsan ginagawa po nila yan sa CHN is ano daw po yung early signs and symptoms of leprosy? Ang sagot po natin doon is your painful thickened nerves. Okay? So aside sa ating painful thickened nerves, we have your letter A, anesthetic. So there is a numbness or loss of sensation of your area or yung infected site. So nawawalan po yan ng pakiramdam. So numbness or loss of sensation. Then R, redness to copper colored skin. So there is a color changes in your early stage of leprosy. From redness to copper colored of your skin. Minsan nga, nagiging pale daw po yung skin or site of your leprosy. And letter L, the loss of muscle strength or the muscle weakness. So take note po ha, muscle weakness is not a late signs and symptoms of your leprosy. It is an early signs and symptoms of leprosy. And in your early stage, you may also find here your nodules, patches, ulcers that do not heal. Again, sa early stage pa lamang, makikita mo na po dito yung mga nodules natin, mga patches, at mga sugat-sugat na hindi naghihilom. Okay? Again, for the mnemonics, we have your early signs and symptoms of your leprosy. Enlarged and painful thickened nerves, anesthetic or numbness or the loss of sensation, redness to copper-colored skin discolorations, L, the loss of muscle strength, and you may also find here your nodules, patches, and ulcers that do not heal. So ito po yung makikita natin kapag nasa early stage pa lamang po ng leprosy. So always remember that in your leprosy, the first sign of the disease is the feeling of numbness. Huwag niyong kakalimutan yan. Baka itanong po yan sa inyong board exam. Okay? Hindi pa man yan tinatanong, at least alam na po natin. So what is the first sign of your leprosy? Your answer in the board is feeling of numbness. At kapag tinanong po kayo sa board exam, what is the first sensation to be lost in your leprosy? Your answer is temperature. So temperature, kasi hindi po nararamdaman ng pasyente yung extreme cold and extreme hot. Okay? So, huwag niyong kakalimutan. So, hindi tayo pwedeng basta-basta maglalagay dyan ng heat therapy at saka cold therapy kasi nawawala po yung kanilang temperature sensation. Nawawala po yung kanilang pandama dyan. Okay? So, temperature is the first sensation to be lost in your patient with leprosy. So, the order of your sensory loss in leprosy are the following. Nawawala una ang temperature, light touch, pain, and in your deep pressure. So, usually it begins in the extremities, toes and your fingertips. Nawawala po yung kanilang senses dito, especially your sense of your temperature, touch, and your pain. Okay? So, common sites of leprosy. We have your buttocks, face, and the extensor surfaces of your limbs. The extensor surfaces of your limbs, like your knees and your elbows. And meron po tayo ditong pathognomonic sign of your leprosy. The leonine fasci. Nagmumukha po siyang lion. So there is a thickening or induration of the forehead or the skin of your patient. Or ito yung pong tinatawag natin na corrugated skin of your patient. Corrugated. Pag nakita mo yung word na corrugated, that is the leonine fasci of your leprosy. And that is the pathognomonic sign of your leprosy. Again, so the first sign of the disease is the feeling of numbness. And the first sensation to be lost is the sense of temperature. Okay? So, wag nating kakalimutan. And the pathognomonic sign is the leonine fasci. Okay? Nagmumukha po siyang lion dito sa ating leprosy. And aside sa ating early stage of your leprosy, we have also your late signs and symptoms of the disease. At ang keyword naman po natin dito ay gimmicks. Kasi late na, gumimix ka pa. So, late gimmicks ang ating mnemonics dito. Late gimmicks. What is late gimmicks? G for gynecomastia, the enlargement of the breast of the person. M, madarosis. What is madarosis? The loss of eyebrows. I, the inability to close the eyelids or the legophthalmos condition. Inability to close eyelids. So, kailangan po niya dito ng artificial tears. Kasi nga,
nagda-dry po yung kanyang cornea of the eye. So lagoptalmos, hindi po niya ma-close yung kanyang eyelids. So magda-dry yung kanyang mata. So kailangan po natin dito ng artificial tears. And we have also your crippling or the clawing of the hands and feet of your person. Kung hindi man crippling ang makita mo dito, we have your contractures kung tawagin. So crippling, clawing, or contractures of the hands and feet. Parang nalulusaw yung kanyang mga daliri. Nalulusaw ang kanyang paa, ang kanyang daliri, napaparalyze po yung pasyente natin. And isa po sa natatamaan sa ating leprosy na sakit ay yung mata ng pasyente. It will lead to blindness. It will lead to blindness. And kung makikita mo yung ilong niya, parang natunaw na po yung kanyang cartilage. Yung bridge ng kanyang nose, natunaw na. Nalusaw na rin yan. Kinain na ng bacteria. That is your sinking of the nose bridge or yung tinatawag natin na saddle nose appearance. The saddle nose deformity of your leprosy. So yan po ay makikita mo na kapag nasa late stage ka na ng ating leprosy. Again, for the mnemonics of the early signs and symptoms of leprosy, we have our early mnemonics. And for the late signs and symptoms of leprosy, we have our gimmicks mnemonics. Okay. So then next, after ng ating signs and symptoms or manifestation of the disease, we have now your treatment of your leprosy. So we have your multi-drug therapy. So multi-drug therapy naman ang tawag natin sa nire-recommend ng WHO para sa gamutan ng ating leprosy. Kung sa TB ay DOTS, sa leprosy naman ay MDT or the multi-drug therapy. So multi-drug therapy came into practice after 1982. So nagbibigay po tayo dito ng mga combination of antibiotics depending on the form of your leprosy disease. Pag pausi bacillary, meron po tayo dito binibigay na 2 common antibiotics. Ito po yung dapsone at saka rifampicin. At yan po ay lumabas sa board exam. Kapag multibacillary naman, meron po tayo dito daily clofazimine, rifampicin at saka dapsone. Okay? So tatlo naman po ang gamutan kapag multibacillary. Pero ang lumabas sa inyong board exam ay si rifampicin at saka dapsone. Kasi siya po yung ginagamit natin as a first line drug for leprosy. So bago po natin i-initiate yung ating MDT or yung ating multi-drug therapy sa mga leprotic patient, so always remember nga po pala, leprosy is curable with multi-drug therapy. Okay? Gumagaling din po sila sa sakit na ketong. Okay? So always remember, before initiating your MDT, you must check first the renal function of your patient. Hindi lamang po yung kanyang renal function, pati na rin yung kanyang liver function. I-check mo na rin yung kanyang SGOT tsaka SGPT. Pero mas priority po natin ang ating renal function. Okay? So meron tayo ditong gamot. Number 1, rifampicin. So 600 mg ang kadalasang binibigay natin dito. So take note, ito po ang pinaka most important drug in your MDT for the treatment of leprosy. Number 2, clofazimine. And number 3, we have your dapsone. Okay? So ito po yun. Rifampicin, clofazimine, and the dapsone drug. Pag clofazimine, 300 mg. At kapag dapsone naman, 100 mg. Pero hindi naman na yan tinatanong sa board exam kung ilang milligrams po ang binibigay natin. So take note. Ang combined antibiotic po na binibigay natin for the treatment of your leprosy ay rifampicin at saka dapsone. Lumabas na po yan nitong nakaraan lamang na board exam. Okay. So, isa-isahin po natin ito. Pag sinabi po nating rifampicin or the rifampicin are given once a month. Okay? So, it is given once a month. And take note, kapag ang pasyente mo po ay nagtitake ng rifampicin, normal side effect na po nito ang pagiging red-orange yung inyong urine. Okay? So, it will cause slightly reddish-orange urine. Okay? So, nagko-cause po ito ng urine discoloration. At dyan mo din makikita kung religious po yung ating pasyente nagtitake ng gamot. Kung nagko-comply po siyang nagtitake ng gamot. And number 2, we have also your clofazimine. Clofazimine is most active when administered daily. So kailangan arawan po ang pagbibigay. Kung kanina kay rifampicin once a month, ito naman is daily administration po. And take note, normal side effect of your clofazimine is a brownish black discoloration and dryness of the skin. So medyo nakakaitim po ito ng balat. So brownish black discoloration and dryness of your skin. But take note, discoloration and dryness of your skin will disappear within few months after stopping your
treatment. So, yun po yung ating clofazimine. And we have also your number 3, dapsone. Dapsone, main side effect is allergic reaction. So, it causes itchy skin rashes and exfoliative dermatitis. So, do not give this drug to patient known or have an allergy to your sulfa drugs. Pag may allergy po siya sa sulfa drugs, bawal po siya mag-take ng dapsone. Sir, tanong, pwede po bang mag-take ang mga buntis at nagpapasuso ng ating mga MDT antibiotic drugs? Yes, pwede po. So, the benefit of taking this medication will outweigh the risk during your pregnancy and your breastfeeding period. So, safe na safe po na mag-MDT ang buntis na mga nanay. Okay? Okay, so after natin mapag-usapan yung ating MDT or gamutan ng ating leprosy, so next we have now your must knows about your leprosy. So ano pa po ba yung ating dapat malaman about your leprosy na kailangan natin sa ating nalalapit na board exam? So we have your primary prevention of your leprosy. So take note, we consider BCG or the Bacillus Calmette-Guerin injection at birth as a primary level of prevention for your leprosy. Kasi according to research studies, nakakapagbigay po ito ng some protection against your leprosy. And avoid also your prolonged contact to a patient with leprosy. So that is a form of your primary prevention. For secondary prevention naman, we have your case finding, the active case finding and detection of your cases. So kapag ikaw daw ay meron nararamdaman na kakaiba sa inyong balat, may masakit kayo sa balat na hindi naghihilom, kailangan po natin itong ipakonsulta agad. So meron po tayo ditong DOH campaign na tinatawag natin na Kilatis Kutis campaign. So it aims to find leprosy cases in high prevalence areas through your skin consultation. Okay? So take note, Kilatis Kutis campaign is a form of case finding and detection for your cases of leprosy. Kailangan natin dito ng active surveillance and active case finding for your leprosy. Kasi tulad ng sabi natin kanina, leprosy is neglected tropical disease. Again, so DOH campaign, Kilatis Kutis campaign, aims to find leprosy cases in high prevalence areas through skin consultation. So yan po yung ating primary prevention at saka ang ating secondary prevention of your leprosy. Next, we have now your must knows about your leprosy. So always remember, number one, all patients who have complied with your multi-drug therapy are considered cured and no longer regarded as a case of leprosy, even if some sequelae of leprosy remain. So kahit na may mga bukol-bukol pa sila, mga nodules kung tawagin natin, or may skin patches, it doesn't mean po na may sakit pa silang keto. Pwedeng gumaling na po sila, na-eradicate na po natin yung bacteria, pero yung sequelae ng disease nandun pa. Yung ketong niya or mga bukol niya nandun pa, pero wala na po yung bacteria. Okay? So number 2, untreated leprosy can cause progressive and permanent damage to your skin, to your nerve, to your limbs, and to your eyes. Kasi tulad natin ng sinabi ko kanina, pag hindi po tuluyan nagamot yung ating leprosy, it may affect your kidneys, it may affect your eyes, it will cause crippling and clawing or contractures of your limbs. So yun pong ating magiging consequence kapag hindi po sila nagpagamot sa ating MDT. Okay. That is your number 1 and number 2. For number 3, always remember, nurses and midwives, leprosy is not hereditary. And number 4, patients are no longer contagious within 1 to 2 weeks after starting your MDT, especially your most important drug, rifampicin. So sabi po sa ating MDT, ang pinapromise po nito, kapag daw ikaw ay nasa 1 to 2 weeks MDT na, hindi ka na daw makakahawa pa ng iba. So yun yung sabi doon. So 1 to 2 weeks taking your rifampicin or MDT drugs, the patient is no longer contagious to others already. And number 5, early diagnosis and treatment with MDT remains the key in eliminating the disease as a public health concern. So wala pa rin tatalo sa ating early detection and prompt treatment of the disease. And for number 6, a Pauci bacilli patient is considered treated when the patient has taken 6 MDT blister packs already within 6 to 9 months. At kapag multibacillary naman yung patient, considered treated na po siya kapag nakapag-take na po siya ng 12 MDT blister packs
within 12 to 18 months. So take note, kasi dati nung una, tumatagal po yan ng 2 years yung gamutan ng multibacillary. Ngayon, hanggang 12 months to 18 months na lang. Ganon din yung pauci-bacillary. Dati 6 to 12 months, ngayon 6 to 9 months na lang. Then next, number 8, we have also your leprosy is transmitted from one untreated person to another via the respiratory tract. Kasi tulad yan ang sinabi ko kanina, respiratory droplet po ang pinaka-primary mode of transmission ng ating leprosy. And respiratory tract po ang pinaka-portal of entry ng ating leprosy. And number 9, it is acquired through prolonged repeated exposure. Lalong-lalo na kapag ikaw ay na-expose sa positive case and yung positive case na yan ay nag-sneeze, nag-cough, or nakakasalamuha mo siya araw-araw. And number 10, only a small proportion of the population is affected by leprosy. So nasa 5% lamang po ng total population lagi ang may leprosy. And 95% develops immunity. Kasi kapag malakas ang resistensya mo, nalalabanan po natin yung ating bacteria that causes your leprosy. Okay, so that's all for your leprosy or Hansen's disease. So I hope nakatulong po ang ating video sa inyong kaalaman about sa ating leprosy para ito inyong magamit sa inyong nalalapit na board exam.